So guys, yung panalo ni RHJ bilang best import, lubang nagdadala po yan ng hindi magandang imahe dito sa TNT. Titignan po natin kasi parang meron atang na-release na statement. Actually, sinesearch talaga natin kung saan niya sinabi yan pero wala tayong makita pa. Ngayon, titignan po natin kung ano ba talaga yung nangyari, no? Pero guys, tatlong laro na lang po to, ha? Game 7 hanggang game 7 or maybe hindi naaabot ng game 7. Depende po yan kung mananalo ng dalawang beses ang alinman po sa dalawang koponan po na to. Kung mananalo yung Hinebra ng dalawang beses, of course, tulog dyan ang TNT. Kung mananalo TNT ng dalawang beses, tulog dyan ang Hinebra. So, yun po yung mangyayari doon. Baka hindi na umabot ng game 7. Kaya huwag tayong kukurap. Titignan po natin. Pero guys, yung panalo ni RSJ, nagdadala nga po yan ang lubang sakit dito sa Hinebra Kings. At tingnan muna natin ito, etong paanyaya ni PBA. And we are down to the last week. Catch the finale week of the 37th season at the Big Dome. So guys, kung hindi pa kayo nakakabili ng ticket, pwede na po kayong bumili, ha. Eto nga po yan. So yung teacher at ang kanyang dating estudyante, nakakatuwa to, no? Si Jolas at si Coach Tim Cone. Tatlong laro na lang po yan. So ang senaryo po dyan, kung ma-sweep or kung makuha ng Hinebra etong dalawang laro, wala na, tulog na po yan, di ba? Ngayon, kung makuha naman ng TNT ang dalawang laro, sila yung makauna, tulog po itong Hinebra. Ganun lang ang mangyayari dyan. Pero guys, sabi nga natin, anything can happen, di ba? Depende na nga lang po yan sa magiging depensa ng bawat kupunan. Pero guys, eto na nga, no? Ang pahayag ni Coach Jolas matapos po manalo sa Game 4 versus Hinebra. Ito yung sinasabi niya, guys, no? I think what we did was we went back to what we did best. We knew that if Ronde is there as a screener and we have proper spacing and we have shooters at the corners, we know that we are going to get shots. So, bukod pa dyan, eto po yan. The problem with our last game, yung last game po nila, yung Game 3, ha, ang sama ng spacing namin. Part of that is kung wala si Ronde, is not a facilitator. Hindi napupunta yung bola sa mga shooters. So guys, ayun na nga. Bali, ang sinasabi lang po niya rito, kinikwento niya lang kung ano talaga yung nangyari, no? Pero sa tingin po niya, isa talaga si Ronde sa mga nagdala sa napakagandang laro nila laban po dito sa Hinebra Kings kagabi po yan. Dahilan para manalo po dyan. Pero guys, may banat daw po etong si Coach Jolas dito kay Justin Brownlee. At naka-angkla po yan kay Barangay Hinebra San Miguel. Sabi niya, sure ka ba sa sinasabi mo, Coach? Eto guys, yung lumalabas po dyan, no? Tingnan po natin to. Ang sinasabi po dito ay maybe because he was frustrated that he is not the best import. So guys, ayon po yan, umano dito kay Coach Jojo Lastimosa. Pero guys, kung totoo nga to, no, medyo ang naiisip lang po natin dito is alam naman kasi natin itong basketball. Mind game po yan, eh. Parang boxing lang po yan. Parang sinasabi nila na dito kita atakihin para mapikong ka. And kapag napikong ka, tsak, magko-collapse yung depensa mo. Parang ganun, eh, no? Parang boxing lang po yan. Mind game po yan. Pero guys, dahil po dyan, nagiinit po yung mga supporters na itong Hinebra Kings. And of course, given naman yun. Kasi nga, ayaw naman nilang magpatalo din. Ayaw din naman nilang masabihan ng kung ano-ano yung kanilang kupunan, di ba? So, tignan naman natin to, no? Mind games. Let's go, Coach. I know back at the back of your mind, mas magaling ka kay Team Cone. At sasabihin mo na kung hindi dahil sa'yo, hindi siya magiging si Team Cone. Sa dinala mong success sa Alaska. Yabang lang, yabang. Hayaan mo sila. Hayaan mo silang sa'yo humahad lang. Tuloy-tuloy mo lang. So, yun po yung pahayag dito ng isa sa mga nagbigay ng kanyang pahayag tungkol umano sa naging pahayag. Sabi nila ni Coach Jojo Lastimosa. Pero alam natin talaga, kung sinabi man to ni Coach Jojo, parang china-challenge lang po nila yun, eh. Iniinis, pinipikon ang katulad ni Justin Brownlee. Kasi aminado po sila na magaling po talaga to si Justin Brownlee. And kapag nanalasa po to, may tulog po talaga dito ang TNT sa bandang dulo. So eto si number 2. Huwag ka mag-alala, Jolas. Tulad ni Justin, hindi din namin papansinin na sinasabi mo. Mas kilala namin ang Kings kesa sa mga akusa mo. Natatawa na lang kami sa'yo. So, yan po yung pahayag ni number 2. Na actually, kung iisipin natin, kung pagbabasehan natin ang kanyang pahayag, baliwala lang sa kanya, natatawa na lang kasi siya doon sa mga sinasabi ni Coach Jolas, kung sinabi man talaga yun ni Coach Jojo, no? Sabi nga niya, mas kilala nila ang Kings kesa sa mga pag-aakusa ng sino man siguro, no? So, si number 3,
Para sa amin, best import pa rin si JB. Para sa media, best import yung sa inyo. Yung sa inyo guys, eto si Ronde Hollis Jefferson. At base nga po sa lumabas, base nga po sa naganap na eh, natalo nga po, eto si Justin Brown. Di kaya nga dahilan po niyan, eh meron po tayong ganitong debate ngayon na sinusundan. Ano? So guys, si number 4, eto naman. JB had foul trouble the whole game, but he did not have a bad game. This comment from Jolas ends whatever championships chances they have. JB never played just to win the best import award. So tama naman yun. Actually, kahit naman sino, no, hindi naman naglalaro ang isang player para lang magpasikat, para lang makakuha ng award. Gusto niya kasi yung ginagawa niya. And kapag gusto niya yung ginagawa niya, hindi na actually trabaho yun eh para sa kanya. No? Parang ayun na nga eh, naglalaro na lang siya. Ine-enjoy na lang niya yung moment. And bonus na lang yun kung mabibigyan siya ng award po doon. Parang ganun na lang, di ba? So guys, napundahan naman natin si number 5, professional si Justin. Kaya hindi ganyan yung mindset niya, coach. Bonus na lang ang awards kay Justin. O tama yung sinabi natin, di ba? Actually, kahit kanino, bonus na lang. Bonus na lang yung awards kung mabibigyan po sila. Di ba? Ang mahalaga dun kasi, naglalaro ka ng maayos. Maganda yung nagiging output mo. Maganda yung pakikisama mo sa kapwa mo. So, yun na yun. At parang actually, wala naman tayong nakikita rin na bad image dito kay Justin Brownlee. Katulad din dito kay Hollis Robinson, no? Ginagawa lang po nila yung kanilang trabaho. Of course may mga pagkakataon po yan na napipikon, pero parte po yun ng basketball. May mga ganong eksena po talaga. Hindi lang dito sa PBA yan. Sa lahat ng liga, kahit sa NBA may ganyan. So parang baliwala na po sa kanila yon. Si number 6, sabi niya, ay ganun. So should we say na kaya hindi nanalo ang TNT for game 1 and 3 is because frustrated ka dahil hindi ikaw ang winning guest coach? I bet you'll disagree. So better speak not for other people that can pull a trigger. Ayan na nga. So actually ano yan eh, sabi nga natin mind game po itong ano, parang boxing nga po yan. Cywar, sabi nga nila. Ginugulo mo yung utak nung isang nung kalaban mo para at least magkaroon ka ng chance na kapag napikon siya, alam na natin yung mangyayari, mag-iinit yan, mawawala sa focus. Ganon siguro, no, kung sinabi man talaga yan. Ganon siguro yung strategy na gustong gawin ni Coach Jojo Lastimosa. No? Si John Villafria, sabi niya, maganda yung ginagawa niya. Sige lang, pagpatuloy niya. Kulang pa yan, dagdagan pa niya. Obviously, mind games niya yan, pero it might backfire to them at maging pabor sa Ginebra. Nice, ayan. So, ayun na nga, depende yan. Alam nyo, lahat ng laro ay depensa ang paglalabanan po dito sa basketball. Depensa, sabi nga nila, ay ang depensa is nagpapanalo po yan ng championship. So, malalaman natin. Actually, tatlong laro na nga lang po yan. And kung ma-sweep or kung makuha ng Ginebra yung dalawa, tulog na po etong TNT. Ngayon, kung maunahan sila ng TNT, wala na po talaga yon. Alam na natin kung sino nanalo. Siyempre TNT, di ba? So guys, ano man ang opinion po ninyo, lagay nyo po sa comment section. Pag-usapan po natin. Maraming salamat.